pinapahawak sa mga tao kasi para ma-preserve yung ganyan. Hindi pinaniniwalaan na mula yung dugo ni Jesus Christ sa taas. Umulo rito, kaya para nag-pwede ng pinuloy niya. Magandang buhay mga kabihero. Samahan niyo ulit ako sa biyahe ko dito sa Old City sa Jerusalem, kung saan matatagpuan ang bundok ng Golgota, kung saan pinako ang ating Panginoong Jesucristo, at kung saan siyempre natagpuan ang tunay na krus, kung saan ang ating Panginoon ay ipinako sa krus. Halika, samahan niyo ako sa biyahe ko dito sa Holy Sepulchre sa Old City. At marami kayong matatagpuan dito sa lugar na ito. Kaya pa po tayo? Yung third station, yun yung dadapa si Jesus Christ, di ba? Yung kaninang seventh station, yun din yung nadapa si Jesus Christ, di ba? Ilang beses ba siyang nadapa? Tatlo. So yung ikasyam, dadapa rin siya. Ikasyam. So dito lahat yung from 9 to 14, dito lahat naganap yun. Yung 14th station, yun yung inilagay siya sa tomb. Yung inilagay siya sa tomb sa libingan. Okay. Now, anong meron dito sa loob? Sa loob na yan, pagpasok doon sa kadal, ito na yung ano, tinatawag na bundok ng Golgota na pinaniniwalaan na dyan si Jesus Christ na pinakulong sa krus. Maraming tila dyan para makapasok doon sa taas. And then mula pagkapako sa krus, ay doon sa may entrance na yan, yan na yung tinatawag na ano, yan yung inigaan ni Jesus Christ. Nung pagkatapos yung pako sa krus, iniga siya dyan. Kapit na yan, nagkanapis na siya kasi ito yung kaagal. Kung si Jesus Christ nagmula sa krus, tumuloy yung dugo at ipawin sa sama-sama, naglalis-lalis. Kaya doon sa may dito pinagpatungo sa kanya, pinagigaan sa kanya after niyang ipako sa krus, naglalis-lalis doon sa lugar na yun. Now, mula dito sa kaliwa, may maliit na toring ganyan kataas siguro, ano, hindi ko naman recall kung gano'ng kataas. Yung lugar na yun, parang toring na yun, doon na yung nasikat sa sikat na yung nauso sa atin yung word na Tres Marias o Tatlong Maria. Kasi doon mula sa place na yon, nakapres ng Tatlong Maria, si Mika Tatlong Maria ngayon. Isang Maria na yung kapatid ni Martha, yung isang si Mama Mary, at saka yung isa pang Maria, hindi ko alam kung sino yung isa pang sa Tatlong Maria yon. So mula kasi doon, nakatingin sila kay Jesus Christ sa cross. Dito yung pagkasok sa kaliwa. So, tapos na naman, mula doon kasi hindi pwede mag-explain sa loob eh. Mula naman doon sa ilalim ng cross ni Jesus Christ, nakalagay doon sa Biblia yon, na si Jesus Christ ay ililibin doon sa pinakaibabaw ng buto ni Adan. Ngayon, si Adan kasi, yung ilalim ng pinagpakuha ng Jesus Christ sa ilalim doon, ang tawag doon, Chapel of Adam. Doon kasi siya nilibing sa may chapel na yon. Doon siya nilibing si Adam o si Adan. Now, meron din itong parang dugo-dugo na pinaniniwalaan na tumulo doon mula sa may cross at tumulo doon sa kasalibingan ni Adan, yung cross ni Jesus Christ. Now, itong church na ito, ito yung the most holy church in the world. Bakit kamo naging the most holy church? Kasi lahat na dito naganap. Dito siya pinako, dito siya nilibing, dito lahat marami nangyari. Now, natuloy ko sinasabi ko madilim kasi nga solemn. Gusto ng yung mga kaparian, ay talagang pagpasok mo yung solen talaga. Now, pagpasok mo dyan sa loob, marami pang mga kaganapan dyan. Actually, ang nag-build nito ay si Saint Helen or si Queen Helen or si Reina Elena, nanay ni Constantine. Sabi ko nga kanina, sila yung first pilgrims nung panahon, year 300, pumasok sila rito kasi naging Kristiyano na si Reina Elena simula nung kay Constantine kasi nalaginip siya, nanalo sila sa Roman. Mga Romano kasi nung panahon ay mga Romano kasi pinapatay nila yung mga bishop, mga pope noon. Well, nalaginip kong si Constantine. Hanggang sa naging Kristiyano sila, pinadala niya yung nanay niya rito, si Reina Elena at mga kasamahan niya. Siyempre, yung panahon kasi noon, ang mga namumunod dito yung mga Turkiyano na mga Arabo. No, pinipigilan sila makapasok dito kasi ayaw ng mga Arabo na magkaroon ng mga Christianity nga rito. Kasi dito, sa lugar na ito, dito natagpuan ni Reina Elena yung cross ni Jesus Christ, yung original na cross ni Jesus Christ. Now, nung panahon na yun, 300,
Pinahukay ito ni Mama, ni Reyna Elena. Ang nahukay na cross, tatlog. Tatlong cross, di ba? Ilang bang pinako nito sa cross, di ba tatlo? Now ganito, siyempre, hindi nila alam kung ano yung original na cross ni Kristo. Ganitong ginawa, mayroong isang bishop dito, na may isang bishop dito, na sa napagkasunduan nila, na magdala ng may sakit. Nakalagay sa higaan na may sakit. Now, ang sabi na pag-usapan nila, lahat ng cross na yan, itatapat natin dun sa may sakit. Unang tapat nila sa may sakit, hindi gumaling. Pangalawang tapat, hindi na namang gumaling. Pangatlo, gumaling. Ayun, yun na yung original. Kasi nag-perform na ng miracle yung cross na yun. So, dito lahat ng pita yun. Dito rin natagpuan yung ginamit na Holy Grail ni Jesus Christ. Yung ginamit sa pag-inom nila sa may Last Supper. Yun. Lahat ng yung cross na yun, nasa na yun, pinaninubalaan na sila sa Vatican. Pinangahawakan ng mga pare. So, pagpasok doon, mag-pray lang kayo. Mag-pray lang. Hindi natin alam kung makaka-depende sa mga pila sa lahat ng pupunta natin. Kasi wala na tayo. Yan naman po na patunayan, nakikita nyo, tawag po dyan ay the stone of unction, or ibig sabihin ay the stone of anointing. Ito po yung lugar kung saan hinigi ang ating Panginoon pagkatapos niyang ipako sa krus. Halito po tayo sa loob ng Holy Sepulchre, the most holy church in the world. Ngayon naman, samahan niyo ako kung saan nahukay ang tatlong krus. At siyempre, ang isang tunay na krus, yun po ang ginamit ng ating Panginoon sa Kristo kung saan siya ipinako. Noong taong mula 250 hanggang 330 AD, ay noong panahon na yun ay nagpunta si Saint Helena na mother ni Constantine or Constantino dito sa Jerusalem para hanapin ang mga relic ng ating Panginoong Jesucristo. At dito na nga sa lugar na ito, nakukay sila at nahukay nila ang tatlong cross. Ang isa doon ay ang cross na ginamit ng ating Panginoon. Ngunit nahirapan sila bago malaman kung ano yung tunay na cross. Kaya naisipan ng bishop sa Jerusalem that time noong March 293 AD ay naisipan nila na magdala ng may sakit, at kung sino yung patungan ng may sakit at gumaling, yun ang tunay na krus. At ganoon na nga nangyari, ang daming napatungan, maraming hindi gumaling, pero nung yung krus na tunay na krus ang ipinatong sa mga may sakit, gumaling. Kaya simula noon, diniklara na yun ang tunay na krus ng ating Panginoong Jesucristo na natagpuan dito sa loob ng Holy Sepulchre dito po sa Old City sa Jerusalem. Marami pa pong nahukay dito sa loob ng lugar na ito. Isa na nga po dyan yung tinatawag na Holy Grail yung ginamit ng ating Panginoon sa Last Supper, pinagkaman ng wine. Pinaniniwalaan na mula yung dugo ni Jesus Christ sa taas, umulo ito, kaya parang nag-ganyan ang pinigil niya. So part yan ng bundok ng araw, ito na yung original. Diba sa bundok ng bulgo, siya yung pinato. So yung part. Ayan yung bato.
Dito naman sa lugar nito, kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay naupo at pinatungan ng Orodagdinig. Marami po nangyari dito sa loob nito. Dito po sa loob ng Holy Sepulchre. At ito naman po yung tinatawag na Church of Adam, kung saan ang unang tao na nilikha ng ating Panginoon na si Adan ay dito po pinaniniwalaan na nilibing. Sa iba po po niyan, yan po ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinako sa kruso yung tinatawag na Mount of Golgotha. Yan po sa ilalim ng altar na yan kung saan pinaniniwalaan ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. Dito naman po sa lugar na ito kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay inilibing. Ito tinatawag yung Tomb of Jesus. Thank you.
dito naman po sa lugar na ito, sa metore na ito, mula rito ay dito pinaniniwalaang tumayo ang tatlong Maria, si Maria na mother ng ating Panginoong Jesucristo, at si Maria na kapatid ni Martha, at yung isa pang Maria. Maraming salamat mga kabihero. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video nito, just comment down below. Siyempre, don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo. Maraming salamat po.